Lumakas din ang mga panawagan na itaas ang pasahod sa mga manggagawa. Kung tutuusin daw kasi, hindi na talaga makakabuhay ng pamilya ang minimum wage ngayon. Pero kung matutuloy daw ang mga panukalang itaas ang sahod, baka mas marami naman ang mawalan ng trabaho. Nagbabalik, Simone Gualvez. Gawing 1,007 pesos ang arawang bayad sa minimum wage earners. Yan ang laman ng inihaing petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Dole kahapon. Ang 537 pesos kasi na minimum wage ngayon, hindi na raw sapat para mamuhay ng disente. Base sa pag-aaral ng TUCP, lumalabas na aabot sa maigit 16,000 pesos ang poverty threshold o yung minimum monthly income para makasurvive ang isang pamilya na may 5 miyembro. Malayo sa kasalukuyang nasa halos 13,000 lamang na buwan ng sahod ng isang minimum wage earner. Lumalabas daw kasi na sa ganitong halaga, nasa 20 pesos lang ang mailalaan mo para sa pagkain ng kada individual sa kada araw. Base pa sa kompetisyon ng TUCP, hindi bababa sa higit 338 pesos ang kailangan kada araw kung pagbabasehan ang sinasabi ng DOST na mga kailangan para matiyak na masustansyang pagkain. Sa non-food, hindi bababa sa 47 pesos. Isama pa ang naging pagtaas ng mga presyo mula 2018 hanggang 2022 na umaabot na sa halos 57 pesos at ang tansya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magiging 5% inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan na raw maibigay kaagad ang 470 pesos na taas sahod. Ngayon pa lang, pumapalag na ang ilang small business owners. Ang eatery na ito sa Pasay, kahit balik 100% na ang operasyon, hindi pa rin daw nakakabawi ng 100% sa kita. Bukod sa pasahod, maglalaan pa ng para sa supplies, bills at renta. Hindi kami ganun ka-capable na magpasahod ng ganun kataas. Pag hindi makaya yung pasahod na ganyan, baka bawasan tao. Ang bakery naman na ito sa Sampaloc, Maynila, bukod sa pinoproblema ang pagpapasweldo sa nasa 70 nilang manggagawa, sakit sa ulo pa ang tumaas ding presyo ng mga sangkap na panggawa ng tinapay. Eh baka kami basarhan sa aming paghahanap buhay. Maunawaan kaya kung gumalaw naman ang presyo ng tinapay. Kakailanganin daw ng National Wages and Productivity Board ng 45 to 130 days para mapag-aralan ang petisyon. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5.